27 ng Agosto, Martes, ang paggunita kay Santa Monica. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, hindi niyo nalilimutan ang mint, anis at kumino sa pagbabayad niyo ng ikapu, ngunit hindi niyo tinutupad ang pinakamahalaga sa batas, ang katarungan, awa at pananampalataya. Ito ang nararapat isagawa na hindi kinakaligtaan ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala niyo ang lamok pero nilulunok ang kamelyo. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, nililinis niyo ang labas ng plato at kopa, ngunit pinupuno niyo naman ang loob ng pagnanakaw at karahasan at binabasbasan ang mga ito. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob at lilinis din ang labas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang pinakamahalaga sa batas, ang katarungan, awa at pananampalataya. Una, mahalaga ang katarungan. Mahalagang ibigay ang nararapat sa bawat isa. Dapat tugunan ang mga karapatan ng mga tao. Masasabing maunlad ang isang sambayan ng Kristiyano kung natatanggap ng bawat mamamayan ang nararapat sa kanya. Ikalawa, mahalaga rin ang awa. Dapat parusahan ang nagkulang, pero pagminsan, hindi sapat ang kaukulang parusa upang maging ganap ang Kristiyanong katarungan. Kailangang umiral din ang awa dahil kung hindi, ang buong buhay natin ay magiging pabalik-balik na paghihiganti. Sa uli, kailangan ang pananampalataya. May mga gagawin tayo dahil ito ang panawagan ng Ebanghelyo. Tulad ng ibigin mo ang iyong kaaway. Mahirap ito, subalit kailangang gawin dahil ito ang utos ng Panginoon. At tanging pananampalataya lamang ang magpapatibay sa atin upang panindigan ang tawag ng mabuting balita. Pagsasagawa, Panginoon, iyong sinisiyasat at nakikilala ako. Maglaan ka ng panahong kilalanin ang iyong sarili at tanungin, paano ba ako naging makatarungan, mawain at mananampalataya?